Adrian's POV. Nagbago ang lahat tayo na makatanggap si Adrian ng tawag mula kay Rafa. Hello, my dear cousin. Nakabalik na ako sa pinasatan dito na sa Santa Elena. Wala bang pa-welcome party? Mababakas ang saya sa kanyang boses. Totoo palang binilita sa akin ni Tita Ade na pauuwi niya rito si Rafa. Not now, Rafa. Marami akong problema. Sagot ni Adrian sa nababagot na boses. May kinalaman ba rito si Brianna? Tanong niya sa mapaglarong tining. Shut up, Rafa. Dadagdagan mo pa? Naiinis kong sagot. What if may nakilala ko itong babae sa Santa Elena at Brianna rin ang pangalan? Baka iisa sila. Napabalikwas si Adrian mula sa pagkakasadlak sa sahig. Natumba ang ilang baso ng alak sa aking tabi. Rafa, kailan? I mean, how? Natataranta kong tanong. Relax. Baka kung magmamadali ka, aalis na naman siya. Mas mahirap yun. Believe me, Rafa, kung ikaw ang ma-inlove ng tulad sa akin, kalahati ng baka nasa rancho ipapakatay ko para magpa-fiesta. Humalakak si Rafa sa kabilang linya, pero pagkatapos sinabi niya sa akin kung saan ito nananatili. Payo niya, magpadala muna ng ibang tao para tahimik na magmanman kay Brianna dahil baka maghinala ito. Tamang-tamang isang private investigator na magbabakasyon kasamang pamilya ng Santa Elena, kaya ito ang binayaran ni Adrian. Kinabukasan, may balita na siya sa akin. Nakita niya si Brianna at mukhang maayos naman daw ito. Kasama ng matandang babae na nakatira sa katabing inn na tinutuluyan ng kanyang pamilya ngayon. Sadyang hindi na talaga kaya maghintay ni Adrian lang, kaya ako na mismong pumunta na Santa Elena. Sa katabing inn na Brianna ako tumuloy at mula sa malayo, nagkasya akong pagmasdan siyang masaya. Mabuti pa siya. Masaya kahit bigla akong iniwan, pero ako parang impyernong buhay nang lumayo siya. Sanhi ng maraming emosyon, nagsindi ako ng sigarilyo para mabawasan ang bigat sa dibdib. Minsan ko lang itong ginagawa kapag sa tingin ko ay hindi ko na kaya. Nagawi ang tingin niya sa akin at natitigilan ako. Nakilala kaya niya ako? Nararamdaman kaya niya ang bigat sa aking mga titig? Naitanong ni Adrian para sa Brianna nakikita ng multo at nagmamadaling umalis. Kahit gustoin ko magtagal ng Santa Elena para patuloy siya masubaybayan, kailangan kong bumalik ng San Jose dahil pinatawag ako ni Gov. Bakit hindi ka na pumupunta rito, Adrian? Interesado ka ba sa pabansasyong patatakbuhan mo? Totoo ba ang narinig kong sinisira mong sarili mo dahil sa utosang nang iwan sa'yo? Hindi ni Adrian nagustuhan ang kanyang sinabi. Ang kaunting pasenso ay tuluyan ang napigtas. Huwag na huwag mong iinsultuhin ng babaeng mahal ko. Wala kang alam sa buhay namin kaya't sino ka para manghusga. Kaya kong bitawan lahat para sa kanya. Kaya hindi ko magagawang patuloy ng anak mo dahil ang tinutukoy mong utusan ay ang babaeng pakakasalan ko. Hindi ang malandi mong anak na parang walang pinag-aralan kong umasta. Hindi na rin ako magtataka kung kanina siya nagmana. Ito lang ang huling araw na tatapak ako sa poder mo. Kaya kung paunla rin ang bayan namin kahit wala ka. Kaya maghanap ka ng maluuto mo para magiging kaalyansa. At umalis na ako sa impyernong yon. Galit na sabi ni Adrian. Kinabukasan, mukha ni Marisa mumungad sa akin sa loob ng aking opisina. Adrian, I heard about yesterday. Hayaan mo na lang si Daddy. Mainit lang ang ulo niya dahil maraming reklamo ang mga tao. Malanding sabi niya. Dumapit siya sa aking likuran at minasahing aking likod pababa sa balikat. Pero hindi ko maramdaman ang init na gaya ng dala ni Brianna. Kahit buhok lang niya ang sasayad sa aking balat, aligaga ng aking buong pagkatao. Bakit ba hindi na lang ako ang mahalin mo? Hinahabol mong babaeng lumalayo naman sa'yo. Hinahaplos niya ang aking braso paakit sa balikat. Alam ko lang ang pinahihiwatig niya. Kulang na lang maghubad siya sa aking harapan. Uminit ang ulo ko sa kanyang ginagawa. Tumayo ako at tinarap ko siya. Hinawakan ko na mahigpit na magkabila niyang balikat. Hinding-hindi ka magiging si Brianna. Wala ka kahit sa kalingkingan niya. Kahit kailan walang lalaki nagmamahal sa'yo dahil dyan sa ugali mo. Now I want you to leave and never come back. Diin na diin ang pagkakasabi ni Adrian para bumaon sa kokote niya. Adrian, nasasaktan ako. Reklamo niya. Now get out. At patakbo niyang tinungo ang pinto. Natapilok pa siya at nanginginig ang kamay na pinihit ang doorknob. Bakit isya sa lipunan ng estado sa buhay? Hindi ba pwedeng mahal mo ang isang tao dahil mahal mo lang siya? Mabuti na lang tumawag ang aking binayarang private investigator. Sir, may kailangan kang malaman. Naratili akong walang imik at tinintay ang kanyang ibabalita. Si Ma'am Brianna po, kakalabas lang nila ngayon sa klinik ni Doktora Divina Lopez. Maternity clinic po, sir. Kinabahan si Adrian. Alam kong akin ang batang yon. Adrian, relax ka muna. Bakit naman kasi bigla ka magpakita at matakot, tapos nalayo ulit yon? Pigil sa akin ni Rafa.
Sinunod ko ang kanyang payo na maghintay pa ng ilang linggo dahil baka naghahanap lang din ng pagkakataon si Brianna na sabihin sa akin ang totoo. Pero makalipas ang isang buwan, tila walang balak magparamdam si Brianna. Kaya bumalik ulit ako ng Santa Elena at kusa ko na siyang hinarap. Sa kanyang gulat na himatay siya kanina, kaya dinala ko na sa ospital. Ibinuka ko ang aking mata habang bumabalik sa kasalukuyan. Kahit masakit ang bigla ang pag-iwan niya sa akin, hindi ko pa rin siya matiis. Sumakay ulit ako ng sasakyan at nagmaneho pabalik ng ospital. Naabutan ko siyang kasamang katulong na pinadala ni Rafa. Adrian, bumalik ka, sabi ni Brianna habang nagsisimula na namang namasa ang mata sa luha. Nilapitan ko siya dahil hindi ko matatagalan ang ganong itsura niya at niyakap na sobrang higpit. Sir, sa labas na lang po ako maghihintay. Magalang na paalam ni Cora, ang kasambahay ni Rafa. Tango lang ang sinagot ni Adrian habang inaalo si Brianna sa kanyang pag-iyak. Hinintay ko kung kailan siya matatapos sa pag-iyak. Sana sa simpleng hapos ko'y maramdaman niya ang importante siya sa akin, silang dalawa ng anak ko. Akala ko tuluyan mo na akong iniwan, saan ni Brianna sa pagitan ng mga hikpi. Baby, hindi ko gagawin yon. Mahal kita at hindi kita kayang tiisin. Mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa galit at tampo. At hinaligan ko ang tuktok ng kanyang ulo. I miss her so much. Ang tagal kong hinanap ang kanyang init at mga yakap. Sorry dahil umalis na lang ako bigla. Hindi ko man lang pinakinggan ang anumang paliwanag mo. Masyado ako nasaktan sa mga narinig mula sa ibang tao at nakalimutan kong isipin ka. Paliwanag ni Brianna pagkatapos umiyak. Nangyari ng lahat. Kahit buong buhay pa natin pagkasiyan yon, wala na tayong mababago. Ang importante, nagkausap at nagkasama tayo. Lumipas ang ilang sandali na pareho kaming natahimik. Pintig lang ng puso namin ang marinig. Umuwi na tayo. Hinihintay ka na siguro ni Lola Guada. Untag ko sa kanya, saka inalayan siyang bumaba ng kama. Halata ang gulat sa mukha ng matanda nang makita kami. Nagdidilig siya ng mga halaman pagdating namin. Kinuha kagad ni Brianna ang hawak itong hose at isinarado ang gripo. Lola, di ba sabi ko naman sa iyo na ako nang gagawa nito? Inakay niya ito sa loob ng bahay. Nilingon niya ako at sila niya sang sumunod sa kanya. Lola, may kasama po ako. Tinapunan ako ng tingin na matanda at gumiti ito. Ito ba ang tatay ng iyong munting anghel? Pinandilatan ako ni Brianna, kaya lumapit ako sa matanda at nagmano. Magandang hapon po, Lola. Ako po si Adrian na magiging asawa ni Brianna. Pakilala ni Adrian sa sarili. Inayos sa matanda ang salaming suot at tinagod ako ng tingin. Abay, pagkagwapong bata naman ito. Tiyak maganda at pogi ang magiging lahi ninyong dalawa. Masayang tura ng matanda. Lola, pwede po bang dito muna tutuloy si Adrian ngayong gabi? Paalam ni Brianna. Abay, oo, bakit hindi? Mas mapapanatag ang aking loob kung may kasama ka niyan sa kwarto. Maraming salamat po, sabay naming wika ni Brianna. Matagal kong hindi naranasan ang ganitong kapayapaan at kaginhawaan. Magkatabi kami ni Brianna habang natutulog. Nakaunan siya sa aking braso habang hinahaplos ko ang mahaba niyang buhok. Ang tagal kong nangulila sa kanya. Ngayon, nandito na siya sa aking tabi. Silang dalawa ng anak namin. Kailangan bumalik na kami ng San Jose sa lalong madaling panahon. Hinalikan ko ang kanyang noo at tabi. My beautiful Brianna, sino ba ang mag-aakalang matatagpuan ko ang tunay na pag-ibig sa hindi inaasang pagkakataon? Isang normal na umaga ng tanging pakay ko'y mahuli ang nagdanako ng mga isda. Nayakap ko siya at tinilapalapit sa akin. Parang ayoko mawali o malayo sa kanya kahit saglit lang. Naalimpungatan ako pagsapit ng hating gabi. Kinapa ko sa aking tabi sa Brianna at tapabalikwas ng bangon nang wala siya. Inilibot ko ang palingin at takayan ng maluwang na nasa tabi lamang siya ng bintana at nakatanaw sa labas. Marinig ang mahihinang hampas ng alon sa dalampasigan na parang hinihilika na sa mas mahimbing na tulog. Umahon ako sa kama at nilapitan siya. Baby, anong problema? Tanong ko. Namahinga ang aking kamay sa kanyang balikat. Wala, nakasimangot yung sabi. Bakit gising ka pa? Maingay ka bang narinig? Tanong ko ulit. Kasi nanaginip ako. Nahihiya ni Brianna ang turan. Hinila kong isang sila para makaupo sa tabi niya. Anong panaginip mo? Kwento mo nga sa akin. Malambing kong sabi habang niyayakap siya. Kumakain daw ako ng langka, Adrian. Gusto ko ng langka. Naluluhan niya ang wika. Natigilan ako. Saan ako hahanap ng ganong prutas sa ganitong oras? Ganito ba talaga kapag buntis? Ayos lang ba yun sa'yo? Kahit ganitong oras, hindi ba masisira ang tiyan mo? Gusto ko ang kumain ng ganon, maktol ni Brianna. Kahit hindi ni Adrian alam kung paano at saan kukuha na lang ka sa oras na to, napa-oo na lamang siya.
Sige, maghahanap ako. Pero hindi ko may papangako may madadala ako. Mahina siyang napatayo. Lalabas na sana ako ng kwarto na bigla siyang nagsalita. Adrian, gusto kong sumama. Natigilan ako. Nagtatalo ang isip kung mapapayag ba o hindi. Pero malamig sa labas. Sinubukan kong tumangi pero nahihirapan ako magpaliwanag dahil baka magtampo siya. Tupakin pa naman ang mga buntis. Basta, sasama ako. Pamimilit ni Brianna at nauna pang lumabas ng kwarto. Pumunta kami sa sentro ng bayan. Nagbabaka sakaling may bukas pang tindahan ng mga prutas. Sana lang may mabili kaming hinog na langka. Makapal ang ambon sa labas. May ilang sasakyan pa rin kami nakakasalubong. Pero walang nakitang fruit stand na bukas pa. Nagawi kami sa Baywalk, kung saan nakahilera na ang mga beach resort at basa sa ingay na narinig namin, buhay na buhay pa ang gabi rito. Nahagip ng mata ko ang pamilyar na sasakyan. Parang kay Rafa at paniguradong umiinom na naman yun. Nag-park ako at tinawagan siya. Nakakabinging ingay ang sumalubong sa akin. Hello, Rafa? Kailan kong lakasan ang boses para marinig niya. Wala akong maintindihan sa kanyang sinasabi dahil kinakain lamang ito ng ingay sa paligid. Nagpasya na lang ako ibaba ang tawag at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Tahimik lamang si Brianna sa aking tabi. Wag na lang palang langka, Adrian. Maya-maya ay sabi ni Brianna. Lumingon ako sa kanya pero binalik ulit ang mata sa daan. Pakihinto rin sa convenience store. Hindi na ako nagtanong at wala nang sinabi pa. After all, she is the boss. Nasa likod lang niya ako, tahimik na nakasunod habang sinusuyo niya ang lane ng mga chicheria. Lumagpas na na tumigil sa malaking freezer na tila may hinahanap. Ito na ang gusto ko ngayon. Ibili mo na lang ako ng ice cream. Gusto ko yung marami. Sabi niya habang takam na pinagmamasa ng mga sorbetes. Dapat ba ako magpasalamat dahil nawala na sa isip niya ang langka? Pero ang ipinalit naman ice cream. Tinulungan ko siyang dalhin ng mga ice cream sa counter. Iba't ibang flavors kagaya ng gusto niya. Tiringnan ko ang rinong pagbisig. Mag-aalauna na madaling araw. Pero wala akong antok na nararamdaman. Ganito siguro kapag kasamang taong mahal mo. Aliw naman ako nakamasid sa kanya habang takam na kumakain ng sorbetes pagdating namin sa bahay. Adrian, matulog ka na. Matutuloy na ako pagkatapos kong kumain ito. Ipinikit ko lang ang mga mata habang nakikiramdam pa rin sa kanya. Adrian? Tawag na ulit sa akin. Bakit? May gusto ka pa bang kainin? May itatanong lang sana ako. Kailan mabalak bumalik ng San Jose? Natin. Pagbalik natin, tayong dalawang babalik ng San Jose. Pagtatama ni Adrian. Hindi si Brianna kumibo. Natatakot ako dahil may dinadamdaman naman siya, kaya bumangon na ako. Ayos lang ba kung kasama ako? Baka maraming galit sa akin. Nakatanaw si Brianna sa labas habang sinasabi yon. Ano naman ngayon? Ang importante maayos sa relasyon natin. Huwag mo nang intindihin ng iba. We love each other, right? Let's just forget them. Sagot ni Adrian at nakita mong tingiti sa kanyang labi. Adrian, kung sakali bang di mo ako nabuntis, hahanapin mo pa rin ba ako? Susundan mo pa rin ba ako hanggang dito? May lungkot ang kanyang mata. Sinenyasan ko siyang lumapit sa akin at sinunod naman niya. Pinaupo ko siya sa aking hita at niyakap sa kapinatong kong baba sa kanyang balikat. Ito ang hinahanap-hanap ko. Her gentle soft skin against the roughness of my cheek. Ang mabango niyang amoy, ang buhok niya, lahat-lahat ng sa kanya. Kahit saan ka pa magpunta, hindi ka makakawala sa akin. Dalahanapin kita, kaya don't try to run away from me. Nabuntis man kita o hindi, hahanapin kita dahil mahal kita. Hindi hadlang estado natin sa buhay dahil tanggap kita kung ano ka. Hinalikan ko siya sa balikat, paakit sa leeg hanggang sa pisngi. Ngayon ako naman na magtatanong, mahal mo ba ako? Nabitin sa ere ang iba ko pang sasabihin dahil sumagot na si Brianna. Oo naman, hindi ako lalayo kung hindi ako labis sa nasaktan. Kaya humantong sa ganoon dahil mahal kita. Napangiti ako. I really adore this woman. Kung sakali bang malalaman mong lahat-lahat sa akin, lalo na nakaraan ko, mamahalin mo pa rin ba ako? Tanong ko ulit. Oo, tanggap ko kung ano ka. Kagaya ng pagtanggap mo sa akin. Isa pa nakaraan na yon. Wala na tayong mababago pa doon. Kaya hindi mo kailangan mangamba o matakot dahil mahal kita. Kung handa ka ng pag-usapan at sabihin sa akin lahat-lahat, makikinig ako. Hindi kita huhusgahan at hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Wika ni Brianna. At masuyo akong hinalikan sa pisngi. Napapikit si Adrian sa simpleng halik niya. Libo-libong emosyon ang bumangon sa akin. Mula sa sakit na palitan ng saya. Mula sa pagkakawasak na buo akong muli. Mula sa pagkabigay na karamdam ako ng totoong tagumpay. Maingat kong hinawakan ang kanyang mukha. Sinakop na ng tuluyan ang kanyang labi.
Mula sa pagkakahandong, patalikod sa akin, dahan-dahan ko siyang pinaharap na hindi pinuputo ng aming halikan. Habol namin ang paghinga habang bumababa ang haliko sa kanyang naigat sa balikat. Nararamdaman kong humigpit din ang kapit niya sa aking batok at balikat. Maingat din sa nilubong aking manghalik. Unti-unti kong tinanggal ang jacket na suot niya. Naramdaman ko ang makinis at malambot niyang balat sa braso. Dinampian ko yun ang halik at narinig kong kanyang pagsinghap. Nagkatitigan kami at alam kong pareho kami ng nararamdaman ngayon. Tuluyan ko ng hinubad ng suot na t-shirt. Hinaplos niya ang nakalantad kong katawan. Hinalikan ko na naman sa ulit habang niyayakap na nakakandong paharap sa akin. I missed you and I love you so much. Sabi ko sa pagitan ng mga halik namin. Sobra din na Miss Adrian. Mahal na mahal din kita. Naging mas mapusok ang aming halikan dahil sa pagkasabik namin sa isa't isa. Pakiramdam ni Adrian ang tagal ng panahong sinayang nila dahil lang sa mga maling akala. Nagkasakitan sila dahil sa mga hinala at baka sakali, pareho kaming nanghihina na napahiga sa kama. Pinaunan ko si Brianna sa aking braso, saka niyakap. Inayos kong aming kumot bago tuluyang nagpahila ng antok. Bukas, kailangan na naming bumalik ng San Jose at harapin ang buhay na minsan naming tinakasan. Maya't maya akong tinatapunan ng tingin si Brianna na mahimbing na natutulog habang bumabiyahe kami pauwi ng San Jose. Nalungkot siya nang iniwan ni Lola Guada pero kailangan na naming harapin ang buhay at mga tao ng San Jose. Nangako naman si Jenna na sasamahan at aalagaan ang matanda kaya nabawasan ang pangamba ni Brianna. Hiniyaan ko na muna siyang matulog. Titiisin ko lang ang pagkabagot habang nagmamaneho. Siguro napagod din siya sa ginawa namin kaninang madaling araw. Mga maiinit na sandaling pinagsaluhan namin. Pambawi sa mga araw na hindi namin kapiling ang isa't isa. Ginigising ko siya kung oras na para kumain. May ilang minuto nag-uusap kami sa biyahe pero ilang sandali lang tulog na naman ito. Magtatakip silim na nang marating namin ang San Jose. Nakikita ko ng arak ko papasok sa asyenda at ininigtagan narating na namin ang mansyon. Sinalubong kami ng mga kasambahay at bakas ang sabik at tuwa sa kanilang mukha. Maingat ako nag-park at bumaba na sa sasakyan. Natigilan sila na hindi nakita si Brianna. Natutulog pa si Brianna. Bubuhatin ko na lang para hindi magising. Wika ni Adrian. Lumapit si na Joanna pang kulin ang mga dala namin. Akmang bubuhatin ko na siya na magsalita at magsaligising. Nakarating na ba tayo? Mahinang tanong ni Brianna. Oo, nandito na tayo. Kaya mo bang maglakad? O bubuhatin na lang kita? Kaya ko namang maglakad. Sabi niya at bumaba na ng sasakyan. Sinalubong kagad siya ng yakap ni Naweng. Diyos ko, Brianna, pinag-aralan mo kami. Naiiyak na wika nito. Pasensya na, hindi na mauulit. Hinging paumanhin ni Brianna. Pumasok na kami at nagpa siyang saka na pag-uusapan ng mga nangyari. Pareho kaming pagod at kailangan ng pahinga. Tinawag ko siya ng paakit na kami sa kwarto. Brianna, kaya mo ba? Sabay suyod na may kataasang hagdanan. Tila nagka-trauma rin ako sa nangyari noong nasa Santa Elena kami. Oo naman. Kulot noong wika niya na may munting ngiti sa labi. Bubuhatin na lang kita. Dinapitan ko siya at binuhat paakit ng kwarto. Sumunod sa amin si Naweng at Joan. Dala ang mga gamit namin. Si Weng ang nagbukas ng pinto para sa amin. Pakilapag na lang ang mga gamit namin sa gilid. Salamat. Utos ni Adrian kay Naweng. Kami po, papasok dyan sa loob? Halata ang gulat sa kanila mga mukha nang lingunin ko. Oo, may problema ba? Tanong ni Adrian. Nasunigot naman nila na sunod-sunod na iling. Bakit dito mo ako dinala? Dapat doon sa kwarto ko kasi matutulog pa ako. Reklama ni Brianna. This is your new room. Our room. Nandito na rin ang ibang mga gamit mo. Wika ni Adrian at tinalikan siya sa noo. Nagkatitigan kami at pinaglandas niya ang daliri sa aking buhok. Tumikhim si Weng bago nagsalita. Sir, lalabas na po kami. Iahanda lang po namin ang hapunan ninyo. May gusto po ba kayong ipaluto? Ikaw, baby, anong gusto mo? Baling ni Adrian kay Brianna. Gusto ko yung maasim, sinigang na hipon. Tapos gusto ko rin ang manggang hilaw na mangga at sukang puti na may sili at asin. Hindi ba mangangasim ang sikmura mo niyan? Tanong ni Weng na tinakpan din kaagad ng bibig. Wala pa silang alam sa kalagayan ni Brianna. Maliban sa aming dalawa ni Rafa, ang tanging alam lang nila ay niroroonan ito na natuntun ko. Lalabas na po kami. Saan ni Joanne sabay hila sa braso ni Weng. Binasag kong katahimikan sa pagitan namin na makalabas ng dalawa. Baby, do you think ito ng tama pagkakataon para magpakasal na tayo? Ayoko na mabas ng anak natin na bastardo at sana isipin din ni Brianna ang tungkol doon. Hindi ka ba mahihirapan? Ang ibig kong sabihin
May inaasikaso ka pa sa pagpasok sa politika at andyan pa ang asyenda. Bakas ang pag-aalala sa boses ni Brianna. Umiling si Adrian, saka ngumiti. Naiba talaga siya sa mga babaeng nakilala ko. Kung ibang babae siguro ang inaloko ng kasal, hindi na magdadala ang isip at susunggaban ka agad ito. Pero si Brianna, inalamba kung di ako mahihirapan. Hindi nga talaga perang habol niya sa akin at mas lalo ko pa siyang minahal dahil doon. Hindi ko na itutuloy ang pagpasok sa politika. May ginawa lang ako and I hope sapat na yan para maluko sa pwesto ang tamang tao. Sabi ko habang hinaplos ang kanyang pisngi. Pasensya ka na talaga, Adrian. Ako ang dahilan kung bakit hindi ka na matutuloy sa pagtakbo bilang mayor sa susunod na eleksyon. Hinging paumanhin niya ulit. No, hindi mo kasalanan. Yun talaga ang desisyon ko na huwag nang tumuloy. May mga taong umaaksyon sa reklamo ng taong bayan and I've already done my part. Gusto ko mag-focus sa asyenda and of course, to our family. Paliwanag ni Adrian. Sa kabila ng mga nangyari, swerte pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi binigay ka ng Diyos sa akin. Nasayang saan ni Brianna? Habang hinahaplos ang aking mukha, tila hinahaplos ang aking puso dahil sa narinig. Lahat ng klase ng babae nakasalamuha ko na sa States, nakatabi sa kama at nakasama na ilang araw, pero ngayon lang ako nakatagpo ng kagaya ni Brianna. Ako ang swerte sa'yo, kasi tinanggap mo ako ng buong buo, sagot ko. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa kasal? Tanong niya pagkatapos sa ilang sandali. Oo, kailan ang gusto mong petsa at anong klaseng kasal ang nais mo? Gusto ni Adrian na sa kanya manggaling ang mga detalye dahil yun daw talaga ang pangarap ng mga babae. Sa totoo lang, ayoko talaga na yung grande. Simple lang ang gusto ko. Hindi naman kasi ako sanay na sobrang bongga. Gusto ko komportable ang lahat ng dadalo, lalo na mga trabahador ng asyenda. Mga kasama rito sa mansyon, pati na rin ang mga kapitbahay ko. Baka kasi sa sobrang bongga, matakot sila o di kaya maasiwa. This woman is really amazing. Kahit sariling kasal niya, hindi pa rin niya nakakalimutan ng iba. Nasabi ni Adrian sa sarili. Kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin natin. Pero tatawagan pa rin natin si Miss Ella para tulungan ka sa preparations. Hindi ka dapat mapagod. Remember our little angel here? Sabi ni Adrian, habang hinahawakan na impis pa niyang tiyan, saka kinintila ng halik. Sabik na ako makita ang anak namin. Sa tingin mo, babae siya o lalaki? Tanong ni Brianna. Nag-iisa lang naman akong anak. Tapos kaming dalawa pa ni Rafa magkasamang lumaki kaya't sana babae siya. Pero kung boy, masaya pa rin ako kasi firstborn. Nakasanayan na kasi sa pamilya namin na ang mga tagapagmana ay ang mga unang anak na lalaki. Actually, kami ni Dad, pareho kaming firstborn, kaya nasa amin ang asyenda. Sagot ko. Tumango siya pero maya-maya lang nagtanong ulit. Mahirap bang maging isang almasan? May experience mo rin yon? Nakangiting sagot ko. Ayoko na matakot si Brianna kung sasabihin kong oo. Ayoko rin sabing madali dahil baka masyado siyang mag-expect at kapag naging mahirap ang sitwasyon na may pagdadaanan kami, sobra siyang maaapektuhan. Nang gabing yon, ibinalita na ni Brianna ang kalagayan niya sa mga kasama namin sa buhay. Tulad ko, nagulat din sila nung una pero kalaunay nakabawi naman. Napag-usapan namin ni Brianna na saka na lang ibabalitan tungkol sa kasal kapag kumpleto na mga detalye pati ng petsa kung kailan ito idadaos. Natatakot akong baka marami makaalam sa labas ng asyenda at ma-pressure si Brianna. Kahit hindi masaya ng kanyang pagbubuntis, ayoko pa rin bigyan sa mga alalahanin. Tinawagan din ni Brianna ang kanyang mga kapatid upang kamustahin sila. Ate, medyo tumaba ka ngayon. Hindi naman ganun kataba ang kapatid upang kamustahin sila. Pero nagkalaan man talaga. Puri ni Sam sa kanya sa video call. Oo nga ate, bumilog ang mukha mo. Dugtong naman ni Tonton. Isasabihin kami ng ate ninyo. Putol ni Adrian sa anumang sasabihin pa nila. Ano po yun? Sabay silang nagtanong. Magpapakasala kami ni Adrian at magkakaroon na rin kayo ng pamangkin. Buntis kasi ako. Halatang kabalo si Brianna. Talaga po? Wow! Magiging tita at tito na kami. Bulala si Sam. Tumatalo naman sa tuwa si Tonton. Bakit hindi nila nabanggit ang tungkol sa pag-alis ko, Adrian? Tanong ni Brianna pagkatapos namin kausapin ang mga kapatid niya. Hindi ko binanggit ang tungkol doon. Hindi na nila dapat mong malaman. Nandoon sila para mag-aral kaya kawawa naman kung iisipin pa nila mga nangyayari dito. Simula pala na makita ko sa eskwelahan ang dalawang bata, gusto ko na silang tulungan. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil sila naging mabigat na dahilan kaya pumayag si Brianna sa alo ko. Kahit ako minsan ko na rin pinangarap magkaroon ng mga kapatid pero hindi na ako nabigyan pa ng pagkakataon. Sabi ni Adrian sa sarili.
Ilang buwan din ang ginawang paghahanda para sa kasal namin. Sa simbahan, sa bayan kami kinasal at sa mansyon ng reception. Napakaganda ni Brianna sa kanyang suot na wedding gown. Regalo ni Tita Aden na umuwi pa talaga rito para personal na masaksihan ang aming pag-iisang dibdib. Dumating din si Rafa kasama isang babaeng nagpapabalita na karelasyon niya ngayon. Rafa, tingnan mo si Adrian. May pamilya na ikaw. Kailan mo ba ako mabibigyan ng apo? Nauna pang nakapagbigay si Adrian kaysa sa iyo. Maktol ni Tita Ade na lumapit si Adrian sa mesa nila. Mom, here we go again. Tiwala lang, mabibigyan ko rin kayo ng mga apo. Anong akala mo sa akin, baog? Pagyayabang nito. Tell me, yung kasama mo yun ang siya na bang pakakasalan mo? Si Tita ulit at talatang naiinis na. Nope, she is just a friend. Ang pakakasalan ko, you will meet her. Not now, but soon. Pili yung sagot ni Rafa. Surprise? Sabat ni Adrian. Parang di ka panipaniwala na magpapatali si Rafa. Pareho lang kaming dalawa pero nakita ko lang babaeng inilaan para sa akin. Kaya nagbahala ko ng totoo. Yes, my dear cousin. Kaya huwag kayong excited, especially you, Mom. Kasi makikilala niyo naman ang magiging asawa ko. At kinindatan ba nito, si Tita Aden na napairap na lang. Hinanap ko si Brianna. Pagkatapos sa pag-uusap namin ni Rafa, nakita ko siya nakaupo sa isang silya at pinipisil ang sariling paa. Nilapitan ko siya at lumuhod sa kanyang harapan, saka tinanggal ang suot na sandals. Pagod ka na ba? Pwede ka na magpahinga. Ako lang haharap sa mga bisita. Malumanay kong sabi habang minamasahe ang mga paa niya. Paano ka? Inaanto kasi ako eh. Iidlip lang sana ako sandali at babalik din dito para ulit samahan kang humarap sa mga bisita. Ako munang bahala dito. Iyahatid na kita sa itaas. Wika ko habang inaanalayan siyang tumayo. Sobrang sarap lang sa pakiramdam. Finally, she is an almasan now. I'm happy dahil siyang babaeng pakakasalan ko. Mas nadagdagan pang kasiyahan dahil ako ang pinili niyang lalaki. Sino nga ba ako at anong ginawa niya upang biyayaan ako ng babaeng kagaya ni Brianna? I was just a boy, wealthy in terms of money pero walang masaysayang karanasan. Magsisimula ako ng panibagong kabanata sa buhay kasama siya. Bubuo ng pamilya at magagandang alaala kasama ng magiging mga anak namin. Malamig ang simoy ng hangin tumatama sa aking mukha. Katatapos ay namin kumain ng tanghalian at nagpa siya ako manatili muna rito sa veranda para pagmasa ng malawak na lapain na maaabot ng aking paningin. Mula sa kulay berde ng mga tanim hanggang sa mga kulay gintong palayan. Naramdaman ko ang dalawang brasong pumulupot sa bewang kasulad ng dalawang palad na namamahinga sa aking tiyan. Sa paraan ng kanyang pagkakahawak at ang pagdampi ng kanyang balat sa akin, alam ko si Brianna ito. Nakahilig ang kanyang pisngi sa aking likod. Hindi ka ba matutulog? Tanong niya sa akin. Nakasanayan na rin namin matulog pagkatapos mananghalian para makapagpahinga. Mamaya na siguro, baby. Ikaw, bakit di ka pa nagpapahinga? Balik ko ang tanong sa kanya. Nagpapahinga na ako dito sa likod mo. Komportabling sa ni Brianna. Nagpapasalamat si Adrian dahil pagkatapos ng ikwentong lahat-lahat tungkol sa kanyang buhay, hindi nagbabago ang pagmamahal ni Brianna sa kanya. Mas naramdaman kong lalo pa niya ako minahal at inalagaan dahil yun daw ang aking kailangan. Baby, may tanong ako at sana hindi mo masamain. Pag-iiba ni Brianna sa usapan. Parang musika sa aking pandinig kapag naglalambing siya sa akin. Ano yun? Kaya mo bang patawarin ang mommy mo? Matagal nang nangyari at habang buhay na nakatatak yun sa isipan mo. Mga alaala na hindi natin pwedeng baguhin o mabura. Hindi mo naman mapapakinggan ang kanyang mga rason dahil wala na siya. Pero may mabigat din siguro siyang dahilan kung bakit niya nagawa iyon sa pamilya ninyo. Tulad natin, Adrian, nararamdaman ko may mga pinagdaanan din siya kaya nagawa niya yon. Hindi ka magiging masaya kung hindi mapalalayain ang sarili mo sa galit at hinanakit sa kanya. Magiging magulang mo rin tayo at alam natin hindi tayo magiging perpekto. Magkakamali talaga tayo. Gusto mo bang magtanim din sa manan loob ang anak natin kung may magawa tayong hindi niya nagustuhan? Tapos hindi niya tayo patatawarin. Malumanay ni Brianna ang tanong. Katahimikan ang sumunod. Siguro nga panahon na para palayain ko ang sarili mula sa nakaraan, naisip ni Adrian. Nang hapon din ngayon, pinunta namin ang puntod ni Mommy. Nasa pinakadulong bahagi nito ng aming lupain. Malayong malayo sa mansal at sa mga taong makakaalala pa sa kanya. Bigla si Adrian nakaramdam ng awa na ang hinto ko ng sasakyan at nakita ng kanyang puntod. Masasabi ko na kalimutan na rin ang panahon pati ang kanyang huling himlayan. Namiminta na ang pagtataba sa damo pero lumang-luma na ang puntod.
Kabalik tara ng mga abo ni Daddy na nakalagay sa mamahaling sasadlan at kapiling din ng mga abo ni Lolo at Lola na nasa bahay ni Tita Adessa States. Binuksan ko ang kinakalawang na gate, papasok sa kanyang mausoleo. Inilapag ko sa mismong puntod ang dalang bulaklak. Magkahalong emosyon ang naguunahan sa aking dibdib ng mga sandaling ito. Pangungulila, sakit, panghihinayang at higit sa lahat ang pagmamahal ko pa rin kay Mommy. Sa sasakyan lang ako, kausapin mo muna siya. Matagal kayong hindi nagkausap eh, sabi ni Adrian habang hinahaplos ang aking likod. Kasunod ang kanyang papalayong labag. Hi Mom! At hindi ko lang napigilan pang luha. Sobra ko pala siyang namiss. For all those years, akala ko kinalimutan ko na siya. But she is just here in my heart. After all, she's still my mom. Kamusta ka na? Patuloy ni Adrian sa kabila ng kanyang pag-iyak. I miss you so much, Mom. Sana nandito ka. I married a very adorable and kind woman. That woman there, sasakyan ko, that is Brianna and I love her so much. Sayang at di kayo nagkakilala. Pati na rin na magiging apo mo, Mom. Hindi yun na nakita. Kayo ni Daddy. Huminga muna ako dahil punong-puno ang aking dibdib. Naalala ko dati nung maliit pa ako, I want lots of children, Adrian. Yung maraming batang magtatakbo dito sa mansyon at marami ka magiging kalaro. Laging sinasabi ni Mommy sa akin. Bakit wala pa po sila? Tanong ko naman. Kasi busy pa si Daddy. Huwag ka mag-alala dahil magkakaroon ka rin ng mga kapatid. Sagot niya at pinapo ko sa kanyang kandungan habang hinihili para makatulog. Hands-on siya pagdating sa akin. Kahit marami kaming katulong, siya pa rin nagluluto para sa amin ni Dad. Naghahanda ng aking baon, naghahanda at nagsusundo sa school. Madalas niya rin pinapalo ang kamay ko kapag may kapilyuhang ginawa. Adrian, you have to treat them properly. Kahit mga katulong natin sila, itrato mo silang bahagi ng ating pamilya. Pangaral niya sa akin na may naaksidenteng katulong dahil sinadya akong basahin ng sahig na naging dahilan ng kanyang pagkatulas. Kahit ilang beses ko na sila narinig na nag-aaway ni Daddy, kinabukasan nakangiti pa rin siyang humaharap sa akin at sa mga kasambahay. Julian, ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ni Adrian. I can live a simple life basta nandyan ka lang sa tabi namin. I didn't want your wealth. I want your time. Umiiyak na sabi ni Mommy na minsan nag-aaway sila dahil umiwi si Daddy na madaling araw. Mas naging madalas ang pag-aaway nila nang nanalo si Dad bilang gobernador ng probinsya. Adrian, pasensya ka na kay Daddy. Marami kasi siyang ginagawa kaya hindi siya makakapunta dito para sa family day. Pangaaral ni Mommy sa akin nung madismaya ako dahil wala si Dad sa family day. Pero kahit kailan hindi ko narinig na siniraan ni Mommy si Dad sa mga pagkukulang niya. Inintindi at babawi next time ang palagi sinasabi niya kapag may nakakaligtaan itong mahalagang okasyon. Birthday ko, birthday ni Mommy at kahit anniversaries nila. I'm sorry ma'am, but the baby did not survive. Naiiling na sabi ng doktor ang tumingin kay Mommy. Akala ko ang hinihiling kong kapatid ay matutupan niya, pero laging nakukulan si Mommy. Stress ang laging dahilan. Tatlong beses nakulan si Mommy at sa mga panahong yon, sinasarili niyang lahat ng sakit dahil laging wala si Dad. Madalas ko siyang narinig na umiiyak sa kwarto at aharap sa akin kinabukasan na masayang masaya. Siguro para hindi rin ako mag-alala. At yung narinig kong malapit ka raw sa isang trabahador? Tanong ni Dad sa kanya isang gabi. Alam ko lang kasunod nito, mga iyak ni Mom. Hindi ko pa naiintindihan ang mga bagay na iyon dahil sa murang edad. Hanggang sa nangyaring trahedyang iyon na nagpabago sa mga buhay namin. Malamig na ihip ng hangin na nagpabalik kay Adrian sa kasalukuyan. Hindi ko dapat isisi kay Mommy ang lahat. May pagkukulang si Dad sa pamilya namin kaya't siguro naghanap na iba si Mommy sa pag-aakalang doon niya matatagpuan ang simpleng buhay na hinahangad niya. Buhay na hindi kayang ibigay ni Dad dahil sa pagpasok sa politika. Natauhan si Adrian. For all those years, I kept myself in the dark. Mas pinili kong alagaan ng galit at sama ng loob kaysa magpatawad. Hindi ko maamin na habang lumalaki ako, I wish my mom was there to guide me at maging bahagi ng mga narating ko. Kung hindi dahil kay Brianna, hindi ko maiisip ang lahat ng yon. Mom, I have my own family now. Sana nandito ka para mapayuhan mo kami, pero I know you will still guide us. Gusto ko rin pong sabihin na I'm sorry. Sorry dahil nabulag ako ng galit. Sorry dahil ikaw ang sinisisi ko. Huminga ako saglit dahil sa mga naglalaglagan lugha. I'm sorry mom because I never felt your pain at pinapatawad na rin kita sa nagawa mo. Ang laking ginhawa ang naramdaman ni Adrian pagkatapos sabihin yon kahit wala siya sa harap ko. Naglilinis pa kami ng masalayo ni mami. Silindihan ko rin ang mga kandilang dala namin. Pinagbuksan ko ng pintuan sa Brianna bago ko umikot sa driver's seat para makauwi na kami.
Bago pa ako makasakay, may malamig na hangin umihip sa akin kasabay ng bahagyang paglipad ng iilang dahon sa aking paanan. Napangiti ako dahil para naramdaman ko ulit ang yakap ni Mommy. Simpleng yakap lang pero nakakaginhawa. Bukas ipagagawa ko magiging bagong himlayan niya, malapit sa garden ng Monson. Punong-puno ng kulay ang garden na yon dati dahil mahilig si Mommy sa mga bulaklak. Kaya inaalagaan talaga ito ni Mana Mildred hanggang ngayon. May umbok na ang tiyan ni Brianna at ilang buwan na lang makikita na namin ang aming panganay. Inihanda na namin ang mga gamit at dadalhin sa ospital kung manganganak na siya. Ang iba, sinadya talaga naming bilhin. Ang iba naman, bigay ng mga kaibigan at iba pang kakilala. Binuksan ko ang ibinigay ni Rafa. May mga lampin at damit para sa baby. Nakapagtataka lang dahil may alam siya sa mga maliliit na bata kahit walang anak. Mukhang tagot pa siguro magkaanak yon, kaya hindi nawawalan ng kondom kahit saan magpunta. Pero kung tatamaan sa lampanan ni Cupido, baka hilingin na lang niyang mabuntis sa babaeng mahal niya para wala ng kawala. Pagkatapos namin magligpit ni Brianna, tingnan namin ang pasilo papunta sa kanyang dating kwarto kung saan nilalagay ang mga larawan ng pamilya namin. Parang kwento na rin to ng aming pamilya. Mula sa mga kamag-anak namin na nakadiskubre sa lugar na ito hanggang sa kasalukuyang panahon. Inilagay ko na ulit ang family picture namin at syempre, ang larawan naming dalawa. Ni Brianna at sa mga darating na taon na ilarawan kasama ng mga anak namin. Pati ang lumang piano ni Mommy, pinalinisan ko talaga sa sala. Minsan tumutugtog ako ng mga pyesang itinuro din niya sa akin. Malaki ang naging parte ni Brianna sa pagpapatawad ko kay Mommy at ang paglaya ko sa madilim na nakaraan. Sa kanya ko natagpuan ang tunay na kasiyahan at tunay na pagmamahal na walang makakapantay at makakahigit na kayamanan. I must admit, sa unang pagkikita pa lang namin, I was already chained. Nakadena ang aking pagkatao sa kanya. Nakagapos ng aking puso. Nakadena at wala na akong bala kung mawala pa. At maligaya si Adrian dahil si Brianna, ang babaeng dumating sa buhay niya. At lalo niyang inaalagaan ang kanilang palaisdaan dahil yun ang naging turay para makilala niya si Brianna. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po and keep safe everyone!